Hey, good day everyone. Skyrep here, Man Cannot Ride. Share ko sa inyo yung tatlong bagay na isinusumpa ng mga riders. Alright. Okay. Number one, yung tail. Okay. Number two, yung side mirror. Number three, yung mga reflectors. Isa-isahin natin. Okay. Tail o yung pinakabuntot ng isang motor. Diba nandito yan? Ngayon, ipinwesto ko yung motor ko ng ganito para ipakita sa inyo kung ano yung pinupunto ko dito. Yung tail ng mga motor, this is according to research na nagawa ko at napagtanungan ko sa mga manufacturer, nire-require daw ng highway code o ng batas na yung gulong, yung rear tire ng motor, hindi siya yung dapat na pinakadulo ng motor. Katulad dito, siya yung dulo, siya yung nakalapat sa pader. Kailangan daw hindi siya yung dulo. So ibig sabihin dapat meron pang something, okay? Meron pang something na naka-extend yung motor para siya yung maging dulo ng motor, hindi yung gulong. Kaya mapapansin nyo ang mga tail ng motor coming from the factory ay masyadong mahaba, bulky, mahaba, naka-extend. Tingnan natin tong ito. Bigyan ko kayo ng example. So yung tropa ko, hindi pa niya napapalitan yung tail ng kanyang Vulcan 650. Ito yung gulong, hindi siya yung dulo ng motor. Ang dulo ng motor is ito pa, yung plate holder tsaka yung rack. Ayan. Sa highway code at tsaka sa batas, yan yung nire-recommend sa mga manufacturers. Kaya yung mga manufacturers ay naglalagay ng mahahaba, bulky na tail sa kanilang mga motor. May nagtanong kasi sa akin ito dati na, "Sir, karamihan na nagte-tail tidy. Bakit kaya yung manufacturer hindi pa gawing tail tidy na yung motor from the factory?" Well, ito yung sagot doon. Kasi para sa public roads, okay, para sa public highways, kinakailangan mag-conform ng mga manufacturers dun sa highway code o dun sa batas na sinasabi nga, hindi dapat yung rear tire ang dulo ng motor. Dapat meron pang isang naka-extend. Yung naka-extend dyan, mahaba yun, tas may reflectors pa yun. Bukod sa stoplight at saka sa turn signal, may reflector pa yun. Kinakailangan naman yung reflector na yun sa night riding. Kaya merong reflectors ang motor para makita siya sa gabi. May reflector dito sa dulo, yung kulay pula. May reflector dito sa gilid, dito sa fork, yung kulay orange. Ngayon, yun naman, sinusumpa rin yun ng mga riders, kaya inaalis nila o pinapalitan, or kapag nag-tail tidy, inuurong nila dito. Okay. Bago tayo pumunta sa side mirrors, sabihin ko na lang muna kung bakit siya sinusumpa ng mga riders. Kasi panira daw ng forma. Pangit daw tingnan. Well, again, ang forma naman subjective yan eh. Ang kung anong magandang tingnan at pangit tingnan, subjective yan. Kanya-kanyang taste yan, ika nga. Now, going back to yung highway code tsaka yung batas, so bakit nga ba hindi dapat rear tire ang dulo ng motor o yung naka-expose? Kasi it's for safety. Kasi kung yan ang dulo ng motor at halimbawa may sasakyan, tapos halimbawa tatamaan yung motor, ang una niyang tatamaan dapat yung tail. Pag ang tinamaan niya kasi yung gulong, maaaring mag-cause yan ng mas matinding accident kaysa sa yung simpleng bunggo lang. Imagine mo, umiikot yan. Pag tinamaan niya ng bumper, umiikot niya ng ganun, so ipipitikin niya yung bumper. But anyway, it's for safety. Okay, it's for safety. Ngayon, yung reflectors na yon also for safety para sa night riding. Okay. Now, bago ko puntahan yung side mirror, yung last, so, malamang matanong nyo, bakit mo pinutol yung tail ng motor mo at bakit wala yung reflectors? Unahin ko, yung reflector, nabaklas yung isa, natanggal yung isa. Ngayon, hindi ko na maibalik kasi wala akong pambili ng magandang adhesive. So, tinakbo ko yung dati na isa lang yung reflector. Tapos naisip ko, hindi naman ako nag-night ride. So, hindi ko siya kailangan. So, tinanggal ko na lang pareho. Okay, yan. Parehong wala na yan. Ayan, okay. So, hindi naman ako nag-night ride, so hindi ko siya kailangan. Okay, fine.
Ito naman dito, hindi ko na siya maibalik kasi wala akong mapagpwestuhan. Ngayon, pinutol ko yung tail tidy ko, yung nag-tail tidy ako sa big bike ko dahil pag yung siya'y masyadong mahaba, lagi ko siyang natatamaan pag umiikot ako sa motor, pag sumasamba ako sa motor, pag naglilinis ako, pag nag-aangat ako ng motor sa stand, lagi ko siyang natatamaan. Nakakairita. Sobrang nakakairita. So, ako siguro, kasalanan ko yun dahil naiirita ako. Sabi ko, I'll keep it stuck na lang for safety nga naman. Eh, hanggang sa the point na uminit na yung ulo ko, sabi ko, sige na nga, puputulin ko na yung... Tsaka ano siya, kumakalog. So may part siya na kumakalog. Hindi maganda yung lapat ng plastic nung tail ng motor ko dati. So may nakakainis na tumataginting. So yun yung pinutol ko, nawala. Anyway, yun yung dahilan ko. I mean, it's wrong, but that's my reason. Now let's go to the last one, the side mirror. Yung side mirror, isa pa rin yan sa isinusumpa ng mga riders. Again, dahil panira daw ng forma. Now, ito yung factory mirrors ng 400NK. Okay, this is the right and this is the left. Nung una kasing dumating sa itong motor na to, tabingi yung angulo nito, yung angulo nila, yung isa nakababa, yung isa nakataas. Hindi ko gusto yung ganong pakiramdam. Hindi ko, kapag in-adjust ko yung field of view ng side mirror, tabingi. Hindi siya yung symmetrical. Gusto ko yung symmetrical, yung field of view ko dito sa likod. Yung field of view ko dyan, gusto ko symmetrical. Hindi ko makuha yun dun sa stock position niya. So, ang nangyari, naghanap ako ng ibang mga side mirror options na pwede kong i-mount na symmetrical. At meron ako mga nakita, yun nga lang, may mga problema, may maliliit, may mahaba, may mababa, may nasa dulo dito. So, marami akong nasubukan ng mga side mirror options, pero sa lahat-lahat sa kanila, bumalik ako dito sa stock side mirror, factory side mirror, dahil ito lang yung nagbibigay sa akin ng mas maraming benefits. Ang isa lang naman na negative niya para sa akin is hindi ko makuha yung symmetrical field of view. Pero ito, nung nagpalit ako ng handlebars, medyo nagkaroon ng compromise, naiayos ko ng konti. Kaya bumalik ako sa paggamit ng factory side mirrors. So yun. So yung tail, yung reflectors, at yung side mirror, yan yung tatlong mga bagay na panira sa porba daw ng motor, kaya isinusumpa ng mga riders at pinapalitan agad, inaalis pag bumili sila ng big bike. Okay, but there's nothing wrong with that. Yun ang gusto nilang forma, yun ang gusto nilang itsura. Kanya-kanyang taste yan. So, kanya-kanyang motor yan. I just want to share to you na, yun nga, yung sa tail tidy, may aspeto siya ng safety. Yung sa reflectors, may aspeto siya ng safety. And yung side mirrors, may aspeto siya ng safety. Kaya sila dinisenyo ng ganyan. Pangit mang tingnan para sa mga kaskaramihan ng mga riders, but again, for safety, yan yung dinesign ng mga manufacturers. Again, for safety. At saka para mag-conform sila sa batas at saka sa highway code. Siguro, yun yung mga bagay na, di ba, pagtungkol sa safety, laging kinamumuhian at isinusumpa ng mga riders kasi panira daw ng forma. So, parang ang nakikita ko dyan is, ang safety ay panira ng forma. Eh, mas pinipili ng karamihang riders ang puro forma lang. But anyway, I'll see you on another video.